2 Corinthians chapter 4, let us read verses 7 to 9. 2 Corinthians 4, 7 to 9. Ito po ang ating pag-aaralan ngayong umaga sa ating mensahe na pinamagatang The Resilient Believer. Say that with me. The Resilient Believer. 2 Corinthians 4, 7 to 9. I'll be reading from the Ilocano Translation. It says, Ngem at daan kami iti daytoy agameng kadagiti damili abaso. Tapno tinaindaklan apan nakabalin ket biyang kumati Dios asaan akada kami. Kadagiti isu amin adiso mailetan kami ngem saan amaparigat unay. Agdwa-dwa kami ngem saan nga maikat ti inanamami na idadanes kami ngem saan anabaybayan na ituang kami ngem saan kami anadadael nga itugtugot mi nga agnanayon itibagimi ti ipapatay ni Apo Jesus tapno ti biag ni Jesus ket maiparangarang met itibiag mi. Ito po ay tumutukoy sa mga sufferings at afflictions na ating kinakailangang harapin bilang mga mananampalataya sa ating paglilingkod sa ating Diyos. No Christian is stress-free, but Christians can be stress-proof. I'd like to say that again. No Christian is stress-free. Ibig pong sabihin, hindi po tayo exempted sa stress ng buhay. Pero pwede tayong maging stress-proof. Pagkisabi nga iyon, lahat-lahat, no Christian is stress-free, but Christians can be stress-proof. Na kahit inaatake ka ng maraming stress sa buhay, sa pamilya, sa trabaho, sa kapitbahay, maging sa sarili mo mismo, hindi ka maaapektuhan. Stress-proof. Yan po ang ibig sabihin ng resilient Christian. Amen? Let's jump to Acts 20. Acts 20, isa pa pong Bible verse ang ating babasahin. Acts 20, verse number 24. Kastudy ko natin Biblia, I'll be reading from Ilocano. Ngem kadagitoy awan timang tignay kanyak. Tadyak ibilang tibiyag ko anapateg kanyak. Nulakit di maturpus ko ti dalan ko asiraragsakak. Ket ti annungen nga inawat ko ken Apo Jesus tapno paneknekak ti ebanghelyo ti parabor iti Dios. Panginoon naming Dios, yan po ang nais naming maging kondisyon ng aming Christian life na kahit kami man ay atakehin ng mga stress ng buhay na ito ay hindi po maapektuhan ang aming pananampalataya, ang aming paglilingkod sa iyo na hindi namin makaligtaan at mapabayaan, masakripisyo ang aming pagsisilbi sa iyo dahil lamang sa mga stress na ito. But may we learn how to become stress-proof na kahit kami tirahin ng diablo ay Panginoon, patuloy pa rin kaming magsisilbi. Patuloy pa rin kaming pupunta sa pananambahan. Hindi kami makakapayag na ito ang magiging hadlang sa amin. Panginoon, turuan niyo kami ngayong umaga na hindi sapat ang katalinuhan, hindi sapat ang experience kung kahinaan ang pinag-uusapan sapagkat kung pagsubok ang aming pinag-uusapan, tanging biyaya mo lamang ang aming panggagalingan ng aming lakas na magpatuloy na maglingkod sa iyo. Hindi kami
kundi ang iyong biyaya. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay pwede nang umupo. Ang salitang resilient ay ang kahulugan ay ganito. Able to withstand or recover quickly from difficult situations. Kakayanang kayang mapagtagumpayan or to be able to recover quickly from difficult situation. Sino po sa inyo ang may pinagdadaan ng mahirap na sitwasyon ngayon? Say amen. Amen. Resilience is also the ability to adjust with strength through the misfortunes and pressures of life. Ang aking pong panalangin, lahat tayo una sa lahat, ay ating i-admit or let us admit that on our own, we are not really strong. Kahit pa sino, kahit pa mataas ang level ng katalinuhan natin, magaling tayong dumiskarte sa buhay. Marami tayong karanasan. Ngunit pag pinag-usapan ang kahinaan, wala pong malakas sa atin. Tanging biyaya lamang ng Panginoon ang dahilan kung bakit tayo ay nananatiling matatag, matibay at masigasig sa paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, inaamin niyo po ba, tinatanggap niyo po ba iyon? Totoo po yan. Pagkahinaan ang pinag-uusapan, walang tali-talino dyan. Pagkahinaan ang pinag-uusapan, walang diskarte-diskarte dyan. Sapagkat oras na tinamaan ng Diablo, ang kahinaan mo, babagsak ka. Kung hindi lang dahil sa biyaya ng Panginoon, hindi tayo mananatiling matatag sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Praise God for the example of the Apostle Paul. Ang tanong po, do we have a tensile strength? Tensile strength, ano po bang ibig sabihin niyan, Pastor? Ang tensile strength ay ibig sabihin toughness. Hindi madaling give up. Hindi madaling tumigil. The resistance of a material to breaking under tension. Ang ating mga inhinyero at arkitekto, lalo na ang mga inhinyero, alam nila yung ibig sabihin ng stress test. When you stress test and put a building to such a procedure, you actually assess and evaluate whether the design of the building will be able to withstand a pressure. Yan man ay bigat, yan man ay earthquake, pero the engineer has to put his design to a stress test na sa ngayon, meron na yatang ganyang application sa computer engineer. Upang sa gayon ay masubok kung saang banda mahina yung disenyong yan sa building. At pag nakita ng engineer na sa bandang ito ay mahina, ito ang magiging rason ng madaling pagbagsak ng building. Kung hindi niya binabago yung disenyo, kinakailangan niyang i-reinforce to make sure that design is not changed, yet it stands strong. Yan po ang ibig sabihin ng stress test. Lahat po tayo may breaking point sa ating buhay. Ang tawag natin dyan, weakness. At kagaya ng aking sinabi sa inyo, mga kapatid, at makinig kayong maigi, wala pong masasabing matalino pagkahinaan ang pinag-uusapan. Wala kang masasabing marunong dumiskarte pagkahinaan mo na ang pinag-uusapan.
sapagkat tanging biyaya lamang ang Panginoon. Tanging ang Panginoon lamang na nasa atin ang siyang kalakasan natin upang tayo'y manatiling matatag sa ating pananampalataya. Nabasa natin itong paliwanag o testimony ng Apostol Pablo na sinabi niya, "We are troubled on every side, yet not distressed." Matindihong strength yon. Ibig sabihin, para kang building, binaha, nilindol, na natiling tumayo, nakatayo. Ganun ho si Apostol Pablo. Troubled on every side. Amin nga background, amin nga side crang, amin nga front crang, amin na crang. Tinira siya, pero hindi siya distressed. Yan po ang nais nating kalakasan. We are perplexed, but not in despair. Marami ang mga katakot-takot, pero hindi kami nawawalan ng pag-asa. Persecuted but not forsaken. Tinatakwil na kami ng mga tao, pero hindi namin pakiramdam na kami iniwan. Sapagkat nariyan ang Panginoon nang sabi, hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. Kaya kahit itinakwil na kami ng aming mga mahal sa buhay, hindi namin ramdam na kami ay iniwan. Matinding lakas po yan. Cast down but not destroyed. Bumagsak pero hindi nasira. Parang bahay na natumba. Pero hindi nasira yung bahay. Ibinangon lang, bahay uli. Knocked down but never knocked out. Yan po ang gusto nating kalakasan. The resilient believer is someone who by faith and by the grace of God is never moved by rejection. Ang ibig pong sabihin ng rejection is to be refused. Ayaw ka na. Yung ikaw ba'y magso-soul winning, pinagsasaraduhan ka ng pintuan. Yung ikaw ay bumibisita, pero nire-resist ka at sinasabi ng tao sa'yo, huwag ka nang bumalik sa bahay namin. Pero hindi ka na di-discourage. To be set aside, pakiramdam mo, isinantabi ka, na parang wala kang pakinabang, na para bagang hindi ka kailangan, na parang ayaw nila sa iyo. That's rejection. But a believer of the Lord Jesus Christ will never be moved by rejection. Just like Joseph in the Bible, he was rejected by his family. Tinakwil, pinagbenta, pinaramdam na ayaw ka namin sa pamilyang ito. Umalis ka, itinakwil. Pero mga kapatid, hindi po siya naapektuhan. On the other hand, the Bible says that in spite of that situation wherein Joseph was rejected by his own loved ones, ang sabi ng Bible, mas lalo pa siyang umunlad. Sa kabila ng siya ay rejected na. Kaya kung makita niyo po sa Genesis chapter 50, verses 41 to 42, pakilagay niyo nga. Genesis 50, 41 hanggang 42. Wala sa aking outline, pero naalala ko lang ang verse na to dahil napakaganda ang kanyang sinasabi. "And unto Joseph were born two sons." Oh, pumunta ka sa 51. "And Joseph called the name of the firstborn Manasseh. For God said he,
hath made me forget all my toil and all my father's house. Nakalimutan ko lahat ng masasakit na ginawa sa akin at ang hirap na idinulot ng kanilang ginawa sa akin. Naghirap ako, pero nakalimutan ko lahat yan. Because God hath made me forget. Kapatid, kung ikaw ay hindi marunong lumimot o makalimot ng mga masasakit na ginagawa ng tao sa'yo, hindi ka kailanman magiging matatag. That's your breaking point. That's where you are weak and you've got to come to God and say, Lord, dito ako mahina. Kung isang masakit lamang na bagay, isang taon kong hindi nakakalimutan, Panginoon, kung ikaw kinaya mo at ginawa mong kalimutan ang aking mga kasalanan, bakit hindi ko kayang gawin sa aking kapwa? Sapagkat yan ang magiging kahinaan ng ating buhay. We cannot move forward with this strength, with perseverance, if there are these hurts, emotional pain that we are carrying and harboring in our hearts even up to this time. But Joseph said, God hath made me forget. God hath made me forget. Kunana nagrigat ah. Tinamsaakan tibiyag ko gaputi inaramid ti pamilyak ng nilipat ko amin dagijay. Gapukan apo Diyos. Kingkwana gapukan kwana nalipatak. Awan malagip ko nga dagas nga inaramid da. Tila makita tiki na imbag ni apo Diyos kanya. In verse 52, and the name of the second called he Ephraim. For God hath caused me to be fruitful in the land of my affliction. Afflicted ako, ang hirap. Pero alam mo, sabi niya, nakakapagtaka, ako'y nagbunga doon sa aking hirap. Na kung hindi niya pala dinanas ito, hindi niya pala naranasan ang pagiging fruitful ng kanyang buhay. You think that your season of affliction is the most depressing time of your life? No, my friend, because your season of affliction will be the best time of your life. Akala natin, nung tayo ay dumanas ng napakadaming pagsubok, ito na siguro ang pinaka-worst na nangyari sa buhay ko. No, my friend, yan ang pinaka-the best na nangyari sa iyo kung nakatingin ka sa Panginoon at nasa iyo ang biyaya niya. Praise the Lord. Akalahain mo yan? Kaya kahit ang dami mong affliction, huwag kang mawalan ng pag-asa. Magtatapos ako sa number 5. Wala nang oras. I'll give you number 5. Mag-jump na tayo. The resilient believer is someone who by faith is not moved by rejection but also is not moved by brokenness. Every one of us has some sort of brokenness in our past. Perhaps we have grieved from a broken heart, complicated situations, loss of health or relationships, whether it is from choices we have made or circumstances beyond our control. Sometimes we find ourselves so profoundly broken that we don't know how things could ever be restored. Pag meron pong nabasag na pinggan o vase, flower vase, sa inyong bahay, ano po ang ginagawa ninyo?
Tita Mel, pag nabasag yung worth 30,000 na base ng halaman mo, Tita Mel, anong gagawin ni engineer? Ang ginagawa po natin, itinatapon natin. Dahil ito ay wala ng silbi. Akala natin, pag tayo nakaranas ng ganyang mga brokenness sa ating buhay, itinatapon na tayo ng Diyos dahil wala na tayong silbi. Pero alam nyo ba na sa Japanese, merong art na ang tawag kintsugi. This is an art in Japanese. It means it is kintsugi. Kintsugi is the art of putting broken pottery back using gold. Basag na siya. Pero ang ginagawa ng mga Hapon artist, binabalik po nila, nire-restore na ang pinandidikit, ginto. In fact, the word kintsugi means golden joinery. At alam nyo, ang nagiging resulta, ganito po, pakita mo ang picture, ganyan po siya. The pieces are broken, but are again joined together by the use of gold. Yan po ang kintsugi art. At mapapansin nyo na nung hindi siya basag, hindi siya ganun kamahalan. Pero nung siya'y nabasa at ginawa ng isang kintsugi artist, mga kapatid, hindi lang triple, hindi lang quadruple, halos hindi mo ma-afford ang bayad. Tumaas ang value. Kung kailan siya naging broken dahil sa kintsugi art, dun siya naging mas mahal. Legend says that kintsugi started with one crack tea bowl. It belonged to the Japanese shogun Ashikaga Yoshimasa Arigato. Disappointed with other attempts at repair. Sinubukan pong ibalik dahil mahalaga sa kanya yung teapot na yon. Yoshimasa looked for someone to mend the tea bowl. He wanted it fixed in a way that was appealing to the eye. Gusto niyang iayos. That's when Japanese craftsmen came up with the idea of putting the pottery back together using gold. Which gives us a lesson that if you are broken and you bring your broken life to God, I don't care how painful that might be, but listen, you are now more beautiful, more valuable because you have been broken and that you have been repaired and restored by the master artist of all, Jesus Christ. Siya ang nagbigay ng value sa buhay mo. Lahat po tayo may past na broken. But we brought our life to Jesus Christ, and because of Him, God mended that which was broken, and because of Jesus Christ, we are now more beautiful and valuable. And no matter how your life could break again, I hope it won't break again, but Jesus will still be able to restore your life and will be able to mend you. Kung kailan na broken ka, dun ka mas naging maganda. Kaya mga kapatid, we are not distressed. We are not losing hope. Our hope is in God. Let us be resilient believers. Dakila naming Diyos, salamat po sa maikling mensahe namin ngayong umaga. Pero naway nakapag-iwan ng isang matinding impact na nag-encourage sa amin, Panginoon, na sa kabila ng maraming mga affliction sa buhay, rejection kagaya kay Joseph, hindi sana naming isipin
na yung mga pangyayaring iyon is the worst moment of our life. Because in you, they can become the best moment of our life. The times when our lives are broken and we are wondering, can I still be used by God? May gamit pa ba ako sa ministry? May saysay pa ba ang aking buhay? Bilang mananampalataya, kahit kami ay wasakin ng diablo, hindi ka makakapayag, O Diyos, na ang pangyayaring ito ay hahantong sa wala o vain, but you make all things work together for good. That is why we humbly come before you, we humbly come to you today, dear Lord, and give our lives to you, and ask that you will give us the grace from day to day. Marami pong salamat at purihin ang iyong pangalan. In Christ's name we pray. Everyone says? Amen. I want every head be bowed and every eye be closed. I want you to reflect on the message. Ano ang realization mo sa ating mensahe ngayong umaga? Huwag kang umuwi na hindi mo ramdam ang kamay ng Panginoon na kumikilos sa iyong puso at isip ngayon. What God is doing to reinforce that weak spot in your life. Meron ka palang kahinaan na hindi kayang ma-overcome sa humagitan ng talino lamang ng experience sa buhay sapagkat tanging biyaya lamang ng Diyos. Tanging Panginoon lamang ang makakapagpalakas sa kahinaan na yan ng buhay mo. Maybe you have a broken life, a broken past, a broken experience. You're wondering, can God use my life? Yes, God can. He can apply a technique that He only can do it and no one can except Him that can turn your broken life into a valuable, beautiful life in His eye that can make a difference in this world. Hindi mo inakala na yung pagkabasag ng buhay mo parte pala ng plano ng Diyos upang gawin kanyang testimony, upang gawin kanyang isang monument and sample of His craftsmanship and His grace. Humble your life to God and say, Lord, make me a beautiful Christian. Make me a resilient Christian. Thank you for the comfort and encouragement today.